paano yung sasahurin, ASEC, ng youth development workers sa loob ng 20 days na pagtuturo? Yes, opo, makatatanggap po sila ng 500 pesos per day. Ito po ay cash forward. Saka maganda yun, malaking bagay yun, ha? 2 hours a day, may 500 pesos ka na. Programa ang DSWD para mabigyan ng tulong pinansyal ang 6,000 college students sa NCR. Yan ang Tara Basa Program, kung saan magsisilbing tutor ang college students sa grade 1 students na hirap magbasa. Kaugnay niyan, makakausap natin DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang tanghali sa iyo, ASEC! Yes, Ma'am Cheryl, magandang tanghali po at sa ating pong mga kababayan na nakatutok. Wala po sa ating kaliyan, Secretary Rex Vizalem. Magandang tanghali din po sa inyo. ASEC, paano pinili ang 6,000 college students para sa programang ito? Well, ito nga po, Ma'am Cheryl, no, sila ay kabahagi ng Tara Basa Tutoring Program. Ito po yung Reformative Educational Assistance Program po ng inyong DSWD. Sa kasalukuyan po, nasa pilot implementation po ito. So yung ating pong mga napili po ng mga tutors o yung ating mga youth development workers, sila po ay galing sa dalawang po na mga state and local universities and colleges dito po sa NCR. Sila po yung galing din doon sa tinatawag natin na mga in crisis situation. Yung mga participating students po natin ito, humingi tayo ng endorsement sa kanila pong mga eskwelahan. Sila po yung sabihin na natin, medyo hirap din po sa pagpapaaral sa kanilang sarili. So ito po mga second year hanggang fourth year college students na napili po natin. Sila po yung in-endorse, binalidate po ng inyong DSWD at sa kalusalukuyan po ay sumasailalim sa ating pong training para po sila ay makapag-tutor po sa ating mga non-readers na mga grade school learners naman po. Paano ulit ma-ASEC yung magiging sistema? Gaano karaming grade 1 students ang kailangang i-tutor ng bawat college student? Well, sa ating pong datos kasi, nasa 3,000 po yung target po natin ng mga struggling or non-readers na grade 1 dito po sa NCR. Ulitin ko po sa ating pilot testing. NCR pa lang muna. Yan, NCR pa lang po muna. Kasi ito po, reformative natin na educational assistance. Bakit po tayo nagkamot dito? Ayaw na po kasi natin, ma'am, yung pipila ng pagkakabahaba. Bibigyan natin ng assistance. But then, at the end of the day, we're not 100% sure kung talagang sa educational expenses ba talaga nagamit ng ating mga recipients ng educational assistance. At yan po pinangako ng ating kalihim, Secretary Rex Cachalian, that the next programs of the DSWD ay improvement po ng kung anumang existing na mga programa natin. Ito po yun. Una, targeted. Yung mga datos, kung paano natin napili ang mga estudyante na tuturuang magbasa at siyempre yung mga magtuturo, kinuha po natin sa mga institusyon yan. Targeted po yan. Conditional. Ano po, may condition po na magtuturo sila, may matatanggap sila. Hindi yung bibigyan ka ng pera, bahala ka dyan. Dole out lang talaga. Yes. And then, yung pangatlo po na napakahalaga, measurable. Ano po? Ito po yung measurable. Pag nakita natin yung mga bata, tinuruan ng kanilang mga ate kuya na nasa second year hanggang fourth year, ano? Magkakandak po kasi ang DepEd, ano po, sa pagkatatapos ng training na ito, magkakandak po sila ng assessment. Ito po yung tinatawag natin na Comprehensive Rapid Literacy Assessment, para ma-measure po natin yung tagumpay ng programa. Ito po yung mga pangako ng ating mga kalihim. Ano? Ito po ay targeted, conditional, at measurable para makita natin yung effectivity ng programa. Kung ito po ay pilot pa lamang, are you saying, ASEC, na yung 3,000 the students na tinatarget natin ay yung pilot, titignan muna for the whole coming school year? Yes, tama po yun, Ma'am Cheryl. Ano? Kasi ang isa rin po natin iniintay din kasi, yung datos po kasi ng mga struggling at mga non-readers, mas intact na po yung nasa, available na po yung nasa kwan po natin, nasa NCR. But then, on the national level, hindi pa po ganun kapulido. Kaya iniintay din po natin yon, kasi gusto nga natin targeted. But then, ang mahalagang makita natin dito,
sa pilot implementation natin, paano pa po natin siya may improve? Ano po, should we upscale the program on a national level? So yung mga learning curves na matututunan natin dito, that will help us naman ano po in the national implementation para mas pulido na po pag buong bansa na po yung aabuti ng ganitong sistema ng ating reformatted po na educational assistance. Magkano yung sasahurin, ASEC, ng youth development workers sa loob ng 20 days na pagtuturo? Yes, opo, makatatanggap po sila ng 500 pesos per day. Ito po ay cash for work scheme, ganun po yung mangyayari. But then, ang kagandahan po nito, yung ating po mga college student o yung ating mga tutors, ano, tuturuan din nila yung mga guardians and mga parents ng mga struggling or mga non-readers na maipagpatuloy. Kasi yun ang sustainability, yun ang pong hinahanap natin, Mang Cheryl. At yung mga magulang na yung mga anak o yung gina-guardian nila ay naka-enroll din sa programang ito, makatatanggap din po ng 235 pesos per day for 20 days. Ano po? Nang sa ganon, matapos man po yung tenure ng ating mga tutors, ano po, for that 20 days, may pagpapatuloy po ng parents and guardians yung nasimulan po ng ating mga tutor dito nga po sa ating Tarabasa tutoring program. How many hours in a day ang kailangan nilang ilaan sa pagtuturo? Sa ngayon po, sa initial po natin na project design, nasa 2 hours lang naman po yung ating 2 hours yung kumbaga na pag-agrihan ng DepEd and then ng DSWD. And then ganun din po yung Ateneo Center for Educational Development. Katuwang din natin dito, nagbibigay sila ng technical assistance. Kasi ito po ideally yung pinaka mainam para doon sa absorption na capacity, yung absorptive capacity ng mga bata para matutong mag-aral. So 2 hours po at a given day yung binibigay nating allocation para sa kanilang tutoring. Okay, 2 hours per day, and for how long sila dapat makapagturo sa isang estudyante? 1 month? 2 months? Yung pong 20 days natin, ma'am. 20 days. Yes, but then, tandaan po natin na before po sila mapasala, ngayon pa lang nagkakandak na po tayo ng ating pong seminar and training para dun sa ating mga tutor. Mm-hmm. So ngayon pa lamang po, tinuturuan na sila ng DepEd, tinuturuan na sila ng Ateneo Center for Education Development. At siyempre po, yung inyong DSWD, kung paano po i-handle yung mga bata. Ano? So ngayon pa lamang po, pasok na rin po yung ginagawa nila na pag-aaral, ano nga po, para mas, kumbaga, may download nila yung technical knowledge na natutunan nila at ma-apply nila dun sa ating mga bata. Saka maganda yun, malaking bagay yun ha, 2 hours a day, may 500 pesos ka na. Yes, opo. Well, ito nga po sa project design natin. But then, lagi po natin tandaan mo, Cheryl, sa ating mga mabay. Maaari po itong madagdagan. Ano po, depende po sa makikita natin along how the way. Effective. So ito nga po yung kagandahan ng pagkakaroon natin ng mga pilot implementation. Yes. Kasi, kumbaga, parang ito po yung benchmarking na natin. Supposedly, yung benchmarking, nagko-compare tayo ng best practices at saka ikukumpara natin doon sa iba. But then, ito nga po yung baptism by fire na natin na sinasabi. But then, ang kagandahan natin dito, hindi tayo mang susugod ano, dito sa ating Tarabasa tutoring program ng basta-basta na lang. Nandyan po yung Ateneo, tinutulungan tayo. Nandyan po yung DepEd, tinutulungan po tayo. At syempre po, yung mga technical skills naman ng mga social workers natin kung paano po i-handle yung mga bata na sabihin na natin in crisis situation, nandun po. We're trying to empower po yung ating mga sabihin na natin future young professional, second year to fourth year college, ano po, na makasama natin ano, in the nation building. At we're hoping na in the near future, ano, after ng programa na ito, ma-instill din sa kanila yung sense of nationality natin, ano, nationalism na teka, kasama talaga ako dun sa pagbuo ng future ng mga bata. Kasi yung next generation, sila na yon, yung paparating natin ng mga young professionals. Pero yung mga struggling readers nila, yan naman yung susunod sa kanila. So ito po, sabihin na natin shooting 3 birds in 1 stone. Natuturuan yung mga bata magbasa, natuturuan yung mga tutor na kumita ng extra, at syempre yung mga magulang, natuturuan din kung paano magturo sa mga anak may pagpatuloy yung ating tutoring program.